Hello mga kapetek, ay magandang araw. Ako si Kuya Jason at sa episode ito talaga naman may punto eh. Sa episode nito samahan niyo ako, tayong i-share sa inyo mga picture ko ng Batangas City nung lockdown. Yung mga walang katao-taong picture ng bayan, ay di samahan niyo ako ano. Sige, tayo na. Okay talaga naman kung mapapansin nyo eh, sa episode na ito eh, meron akong punto ano. Anyway, share ko lang aring mga konting picture ko ng street photography. Tawagin mo, nagpotowak ako nung kasagsagan ho ng lockdown. Ay may isang araw doon na talaga namang tinimingan kong feeling kong walang taong Batangas. Ay di ang aking sinet na goal sa sarili ko, ay di picture ng bayan. Kunan siya ng... Alam niyo yun, yung wala kayong makikitang tao, walang sasakyan, walang tricycle, walang traffic, walang kung ano. Ay, ang bukod tayong nakasalubong ko lang talaga din, yung mga TDRO na wala namang ginagawa, wala namang yung sasakyan eh. Pero ibig sabihin, aray yung mga aray, kung titingnan yung mga picture, ay di, aray ang ako proud na proud dahil kailan mo gari makukuha na ng Batangas na garne, hindi na uli siguro ano. Anyway, medyo nakakalungkot dahil medyo emotional ho aring photo walk ko dahil nga tayo nasa kainita ng COVID, ay di talaga naman hong sarang, daming pinasarang mga negosyo nito. Ang dami hong kahit kami nagpa-retrench ng mga tao, di medyo malungkot din no. Pero ibig sabihin niya, ay tayo ay huwag na mamawala ng pag-asa dahil aring pagkakataon rin feeling ko ito lang naman mangyayari sa ating bansa, sa buong mundo. Anyway, kung makikip nyo rin mga picture ko na Areya, mag-easy lang, talagang tinimingan ko naman ho Areya at ako naman ho ay safe din naglakad. Ako ho ay may face mask, face shield, at ako ay wala naman ibang dala kundi ang aking camera, no? Camera at saka isang lens pala. Tapos ako ay naka-cup din naman para hindi itong mainitan ng araw. Dahil sa street photography naman ho, walang pinipiling oras kahit ano maganda, lalo na pag may araw. Dahil nga yun ay nagdi-dictate na magandang form ng light and shadows, ika nga. So mamaya, aray, habang nakikita nyo naman mga pictures na kuha ko, ay aking explain paano aking ruta na ginawa. Tsaka kung paano ko nakuna na rin, dahil siguro naman, lagi ko naman sinasabing chamba-chamba din. Dahil may halong swerte rin hot, nakuna na rin mga walang tao. Pero kung tutuusin ho, nung time na yon ay meron pa rin naman, hindi naman maubusan ng ano eh. May namimili-mili pa rin konti katulad ko. Tsaka may tricycle pa rin konti. Tsaka yun nga, may tao pa rin. Talagang naswertehan lang naman na rin mga picture na rin. So, kung makikita nyo, ang yan, kahit terminal, walang tao. Ibig sabihin, talagang ano, yung aking objective ay kuhanan ng Batangas City ng walang tao. Ayun, hindi are. Tapos, sinet ko nga lahat ng aking... Ayun pala, no? Pagka street photography, maganda ho talaga siya ng black and white para alisin mo lahat ng distraction. At ang focus mo lang talaga ay yung subject na kinukula mo. Okay, isang mabilis yung kwento. Ako'y pumarada din eh, sa may city hall, sa may plaza. Ano, are na mga colored para ma-ano ko sa inyong ruta ko. So, di na ako pumarada sa may tapat na city hall. Di unang pinicturean ko nga, city hall. Kaganda ng city hall eh, ibang iba dati. Anyway, ito rin, ang plaza, di aray una kong target dahil aray naman ang una nag-cut ng attention sa akin eh. Dahil kahit ang plaza ho, eh di kay laki naman yung matao, kadami nag-exercise di yan, nagja-jogging, nagsusumba, at yung mga namamasyal. Eh di nung nakita ko kagad nung umaga, pag parada ko doon, wala ka tao-tao, di kaganda ng picturean. So akin ho, napicturean ko naman ang plaza. Eh talagang ibang-iba na naman ang plaza na ngayon eh, kaysa yung plaza dati. Nung plaza ho dati ako, nabakalan pa dun eh. Pero kita nyo ho din eh, ang plaza natin eh, napakalinis, napakaganda. Eh talagang may pagmamalaki mo. Eh pagtas niyan, ang ginawa ko ay di aray ang simbahan. Itong nadurog ang puso ko din eh, talaga namang simbahan natin eh, nakakandado eh. Talaga yun, kahit magdadasal. Kami ho, nung high school, di kami ngayon sa Saint. Ang ugali ho namin, bago kami uwi ng hapon, ay dadaan muna magbabanggit ng konting ano, konting dasal bago umuwi ng bahay. Yun ho, yung routine eh. Pero nung nakita ko nga rin, talaga nung nakakadurog ng puso, talagang sarado eh.
Di na sa picture na rin, ang gusto ko talagang i-highlight ay di are, yung nakasilip ang aking camera doon sa simbahan, kita mo ang ating basilica, pero kita mo rin na rin, ano, kandado. Kita mo yung bakal na, ano, talagang, ano eh, ibig sabihin eh, kahit ikaw hindi ka pinapayagang pumasok sa loob, talagang medyo yun, ho, nakakadurog ng puso. Pagkatas na rin, ako'y naglakad papuntang, ano, Kalumpang Bridge, eh talaga. So sa Kalumpang Bridge, ari isang beses na natsambahan kung walang tao. So pagkatapos noon, pagkasungkuha ng eye level perspective, di aking binaba ang aking camera, tsaka kinunan ko naman na may leading line, so punta doon sa pabayaan. So di kaganda, na timingan na rin. Sunod noon, ako'y pabalik na, kinunan ko na, isang nag-cut na attention ay di aring Piprieto, talaga may kandado, may sarado eh, yung bawal kang dumaan doon, Piprieto. So, di sabi ko siya ako, yuyo ko, kukunan ko ng picture. Ayun, may ano pa sila eh, may nakasulat din na ano, pansamantala sinasara. Tapos pagkatapos na yan, ang ginawa ko nga, ay di, ang kinuha kong picture, ay di, tinaas ko na lang ang camera. Tapos kinunan ko naman yung Piprieto, walang tao. Again, kita nyo, may leading lines pa rin, yung karsada, may shadows sa mga baha, yung kanino ng mga baha, di maganda. Sunod doon, ako'y pabalik nga. Are, kita nyo, yun eh, kung makikita nyo, nakaharap ako pabalik ng simbahan. Ayos na sana picture na rin, may nakaparada lang isang sasakyan doon, pero ayos pa rin naman, maganda pa rin naman, pero ibig sabihin sa goal ko na makakunang ng walang katao-tao ay may distraction pa ng konti yung sasakyan, pero ayos naman. Tapos na rin ako'y pumasok doon pa St. Patrick's, di sa likod ng St. Patrick's. Nakakunan ko lang naman na rin yung may no parking sign. Tapos na yan, lakad ako papunta doon. Yung likod ng St. Patrick's, edi may bakante pa rin kalsada. Nag-cut ng attention yung mga anino ng wires sa taas na nandiyan sa floor. Okay, arin na nga. Ang ruta ko na sunod, edi punta na ang Piborgos. Tapos ako'y kakaluha na rin sa labi nyo. Kaya lang, ako'y tumigil muna din eh, dahil nakita ko ang kaganda ng walang katao-tao. Nagpalit ako lens, nag-85 naman ako. Tapos, edi yung pinaka-highlight din eh, yung shadow nung mga wires sa taas, ay yun ang ano eh, yun ang bukod tanging element. Kumbaga dati puro mga sasakyan, ay ngayon ay mga anino lang eh. Talagang medyo ghost town ang dating. Oh. Tapos niyan, kumaliwa nga ako. At gusto kong sunod na mga picture ay arindi silang. Dahil kita nyo naman na rin hilera ng Golden San Antonio's arin Formosa doon. Talaga wala mga katao-tao eh. Aray ang tabi ng lumang palengke, yung Chinese Fire Station. Tapos, ang sunod diyan ay, ang lumang palengke. Talagang sarado eh. Hindi naman, sarado. Yung araw na eh, walang katao-tao. Di kagandang picturean. Tapos nga, ganoon na pala ang sistema ngayon sa lumang palengke. Pag ikay nag-entrance din eh, hindi ka na makakalabas. Ang exit mo, doon sa kalikod ni Kuran. So yan, ang tanging mga nakita ko lang nga, nung araw na yun, ito yung mga TDR. O, wala rin mang ginagawa yung mga TDR. Dahil wala masasakyan. Pero, dahil nga walang katao-tao ang bayan, puro sarado mga tindahan, sarado mga establishment. Talaga parang siguro eh, talagang minsan na minsan wala makakitang garni sa pagkakataon. Anyway, aray, DC lang, ano? Pagkang sa DC lang, ginawa ko, di nag-focus ako ng foreground din sa poste para makita ko naman naka-blurred naman sa likod yung kalsada. Makikita mo naman yung mga tindahan pa din sa ano eh. Aray, yung mga side ng Tom's, di sarado eh. Sarado mga tindahan. Wala rin katao-tao. Sumunod niyan, ay di aray, ako'y nabigani din din yung mga kababayan at kita nyo naman ang Bay City Mall, aray di ni nag-grocery mga mami, di naubusan ng tao, pero saradong sarado eh. So, sa tuwa ako yun niya, di talaga pinicturan ko na, uy aray, minsan mula aray makakukunan ng walang tao, di kukunan ko na. So, kita nyo, yung City Mart, walang, yun ay may pila doon eh, ngayon, may hilera ng mga silya pag ikay mag-grocery ngayon ito. At di nung time na rin talagang wala, sarado. Pagkatapos na, diretso akong DC lang, kanin na ako ng Piborgos ulit. Di yung kabilang angle naman, tinignan ko yung pasimbahan naman, pa City Hall, doon ang mga angulo, pero 85 pa rin ang gamit ko. Tapos yan, di nagpalit ako ng wide, pagkatapos kong kumuha nun, kasi gusto ko na makita na ako nasa tapat ng max. Ay di, ari naman eh, landmark, ari doon sa ating gitnang gitna, isa sa mga unang makikita pagkalagpas ng New City bago ng Bay City Mall. Ay di, historic naman ari, kita nyo naman, sikat naman yung lugar na ari dahil nga sa mga ipot ng ibon eh. Dahil tayo lang naman ang bukod tanging bayan na tayo ngayon eh, paghapon ay pinagdadaungan at ano, pinagtitigilan ng mga ibon. Ay di, kitang-kita nyo pa doon sa maxi yung mga ano, mga bakas.
So pag sinalakad akong konti din sa may BPI, tumalikod naman ako. Ang harap ko naman ay di yung MAC sa kabilang side, tsaka yung ano doon, yung papasok ng bayan. Pero again, kitang-kita ho, walang katao-tao. So sumunod niyan, ay di yung aking ginawa. Ayan, hindi. Medyo ano, medyo art shot kunwari ano. Pag ang pinicturean ko yung mga bakas ng mga ipot ng ibon natin, hindi yun. Tapos may mga wire-wire pa ng shadow. Di, medyo talagang ano, kung totoo si artsy-partsy, pero wala lang. Hindi gusto ko lang i-highlight na pagka naman makikilala mo eh, dahil yan sa Batangas. Shot yan sa Batangas. Sunod niyan, palakad na ako. Dini muna sa may traders. Again, maalala nyo naman ng traders, no? Dahil lahat naman idea na sa akin. Kung gusto mo ikay makasakay, ikay paalis na pauwi na, ay di na kasasakay sa may traders na ikay makasakay. Dahil di na yung usual na babaan ng mga tao. Pag ikaw naman sasakay, kay ipabawaan, paalangin na, pabalagtas, ay di na di maganda sumakay, maganda tumiming. Anyway, ang traders ngayon, eh, wala na naman ata doon yung traders. Talagang ang sikat na din ngayon ay di ang Andox at ang aring kalye ng City Rona. Pagkatapos na yan, ako'y pasimbahan na. Pabalik na ako doon sa aking parking, eh di ang nakita ko naman talaga. Gusto ko i-highlight dito sa picture, ito yung signage. Signage ng Tesda, City Hall, tapos papalingke, papier, eh di yun aking hinahilat din eh. Tapos tumalikod ulit ako, kumuha naman ako ng kabilang side, yung nandun yung PS Bank, yung halera ng PS Bank. Tapos pabalik na ako din eh, eh di, dahil nga walang katao-tao, ang talaga interesting na tao na lang nakunan ko, eh di, si Rizal, ang mga monumento, si Mabini. So again, anything interesting is sa akin eh. Wala nga tao, hindi na nag-focus. Pero at least makikita mo naman na risikat na landmark ng Batangas City. Sumunod na yan. Ako'y sumakay na nasakyan. Dahil nga pa uwi na. Medyo tanghali na rin na rin. Ang gusto ko lang sunod na mapicture ano yung pababanga ng hilltop. Ang ginawa ko din eh, ako'y doon pumarada sa ano, may petron, yung pagkaliko. Tapos ako'y bumalik na lang din eh. Dahil gusto ko makita ng signage na nakikita rin ano. Yung saan papunta. So, provincial capital, Maynila, diversion. Tal, makikita nyo yung lawas doon. Wala rin katao-tao. Talagang yun lang naman ang pinuntahan. Tapos noon, are. Are na talaga ang pinakagusto kong picture. Dahil, aring hilltop na rin. Kita mo, ay di ang aking perspective. E, pamula, ano, binaba ko din para makita yung yellow line na yon. Di yung yellow line na yon, yung parang leading line towards papunta doon sa hilltop, eh talaga naman walang tao eh, walang sasakyan. So, 1 in a million siguro talaga na mga chances aring mga aring napicturean ko. Kaya ako eh, medyo masaya naman yung aking creative na challenge sa sarili kong mapicturean ng Batangas. Kasi nakuna naman. Tapos noon, ako humarap din sa kabila. Aring na nga, kinuna ko pa rin. Gusto ko makakita lahat ng mga signage eh, ng Fiber Ghost. So, di are, yung kabilang side, talaga wala rin, bakante-bakante. Nung hapon, are na, share ko na rin mga picture. Ako, umuwi na nung pagkatapos noon, bumalik na ako ng mga alas 3 ata, alas 4. So, una ko pinuntahan din, are yung Jollibee. Doon ako nagparada, actually, din sa may, ano pa, sa may tapat ng New City. Doon ko lang inano nga sasakyan, tapos sabi ko ilalakad na uli ako. So, Jollibee ay arin may historic yan. Kauna-una ang Jollibee sa Batangas ay di nila ang naman kami talaga nag-ano eh, nakakain pagka may special occasion. Eh di arin nga ho ang Jollibee. Ang pinakagusto ko lang picture din eh, di yung lights and shadows pa rin. Kita nyo naman na natatakpan ng konti ng shadow nung puno yung Jollibee. Eh, gusto ko rin ho talaga. Sumunod niya, di ang aking ruta na. Eh di arin na nga. Di silang na uli. Fiber Ghost. Tapos medyo high shot naman yun. Tapos aray yun sa City Rona na. So yung kabilang angle, kabilang side na inaano ko yung mga naarawan. So are yung kanto ng City Rona. Basta anything na naarawan, doon ako nag-focus. Kung kita nyo are, naarawan din na yung Dunkin Donut. Eh, di doon naman ako sa Dunkin Donut, McDo. Tapos are ako yung nasa likod. Nasa likod ko yung City Hall. Kung na-imagine nyo, are yung gilid doon ng, ano, ng plaza. So are, pinicturean ko dahil nandun naman ang araw. Tapos ang sunod ko ng pinicturean din eh, ay di yung 7-Eleven, dahil are, wide shot na makitang-kita pa rin yung poste, eh. Tsaka kitang-kita mong nadampi ang araw doon sa 7-Eleven, hindi parang kaganda. Gitnang-gitna lang siya, center, wala namang masyadong ano, wala masyadong art, kundi wide, talagang wide lang, at kitang-kita yung mga namumuong mga anino, mga napakaganda naman. Sunod niyan, ay, bumalik ulit ako ng plaza. Dahil sabi ko nga, eh siya, wala akong kuha ng ganong ka-close-up. Dahil kaganda naman, tama-tama na arawan si Mabini doon. Di aking pinicture na.
Tapos ako'y lumakad din sa bandang side. Gamit pa rin, 85 kinunan ko siya malayo. Nakita naman yung, naarawan pa rin yung mukha ng mabini. So maganda, maganda naman are. Tapos sunod niyan, are, medyo yun yan, katulad ng mga sabi ko kanina, are, parang ganun din ang kwento, yung aking camera, isiniksik ko din sa may rehas ng gate ng simbahan na talagang pinoportray ko kang makuhanan at parang talagang nakakandado yung simbahan. So yun, maganda rin yung bagsak ng araw sa simbahan kaya are gustong gusto ko. Sumunod naman din eh, are, sa Saint na, sa school. So are, di ka, kung makikita niyang western, western pa eh, UB, are, nasa kanan, di ka, tapos nasa kaliwa ang Saint. Gusto ko lang talaga paano nag-form ng ano, leading line, are, shadow ng western, ah, ng UB nga. Tapos makikita ninyo yung parang pinaka-subject ko din, yung mga nalalaglag na bunga ng akasya na parang nag-form ng medyo kalat sa kalsada. Yung napaka parang historic nung dating na tipong yun, hindi na nawawalis eh. Pero ibig sabihin, kaganda ng ano, kaganda ng picture na rin. Gustong gusto ko talaga rin. Isa sa mga interesting na na-picture ako nung paglakad na yun. Tapos na yan, dini na, naglakad na ulit ako. Arin na ulit yung Rizal Avenue. So makita nyo yung lumang City Mart sa kaliwa. Tapos ay yung kanto ng diesel lang, yung may LBC. Gusto ko pa rin natatakpan ng anino, no? And ang pinaka-paborito ko actually itong intersection na ito. Dahil ari ang intersection ng luma, kita nyo din yung mga bilihan ng mga cellphone eh, ng mga accessories din eh. Pero din sa ano na ari, ari bihir yung bihira mo makikita talagang garing walang tao. So ari, naglakad ako din eh, sunod kong pinicture, hindi yung diesel lang pa rin. Talagang diesel lang eh, talagang diesel lang lang ang focus. Tapos nung tumarap ako sa kabila, diesel lang, tsaka ibang lista, yung corner na yon. Kaya ganda eh, kita mo sa kanan wala tayo ibang lista, tapos din naman sa kaliwa, yung diesel lang, talaga natatakpan ng anino. Sumunod niyan, tumalikod uli ako, kinunan ko ulit rin diesel lang, kita mo yung palingki, lumang palingki, wala pa rin tao, tapos mga tindahan ni sarado. Tapos ang sumunod na nakakuha ng attention ko, rin mga signage ng ano, ng ibang lista. Dagi ka dami mga tindahan doon. Talagang tabi-tabi rin mga signage. Ay, gusto ko rin. Napakaganda ng ano. Nung kinuna ko ng 85, talagang nag-form ng ano, ng tuloy-tuloy sila. Paganda. Sumunod niyan, okay, kumuha na ng sasakyan. At ako'y pumunta ng palengke. Bagong palengke. Talagang sabi ko sa bagong palengke, ang hapon na, tingin ko naman sa bagong palengke, wala naman tao. Di ari nga, na-timingan ko sa sarado mga tindahan. Tapos di na sa shot na rin. Gusto ko lang yung nagli-leading line ng ano, Julian Pastor Memorial Market. Tapos ay, kras na rin. Ari na, may bagong, sa bagong palengke, may bagong palengke. Bagong-bagong palengke. So ari na nga yung, kung yun yung kanina, picture yun talaga yung ano, palengke. Ari na yung bagong building ng palengke. So pinicturean ko lang, gusto ko lang makunin yung signage. So pagkatapos na rin, yan, kinunan ko lang na para makita ang new public market. Hindi rin nga, sa Kuta. Sumunod niyan, ako'y sumukay na ng sasakyan. Tapos ako'y sabi ko siya, pipicture ako na sa bandang diversion. Kinunan ko lang na walang tao rin Centro Mall doon. Tapos eh, di ako'y pauwi na. Kinunan ko na lang aring Star Toll, yung entrance ng Star Toll. Hindi ko yan, pero walang tao. Tapos niyan, mga ibang araw, may mga kuha ako ng garne. Yung gusto ko lang picture rin talaga na walang tao at sarado. So ang you, ang University of Batangas, yung gate niya. Tapos aray yung, alam niyo sa may Golden Country sa Alangilan, yung gate ng BSU naman, na Alangilan branch at Tarimi Westmead. Eh di na napakadami estudyante. Talaga naman yung itong panahon na to ay wala eh, sarado. Tapos niyan, ako yung ano, yan. Kanto ng Balagtas, Patinga, Pasorsoro. Aray napakadaming tao din eh. Aray may epicenter na rin. Talaga nga, kita nyo mo dito yung 7-11, yan ibungad ng tambahin. Pero nga, sa instance na ito, talaga walang katao-tao. Ala, sumunod na di yan. ID yun na, yung mga sarado establishment. Ang McDo, walang sarado. ID ang, yan, gasolinahan din sa may pick and save. Yung Caltex, wala sarado. Ore, ari ang diversion. Ang diversion eh, talaga naman kitang-kita mo eh. Okay, gumitna ng isa. Pakita ko yung rotonda nung galing Star Toll. At ari yung, ano, naka isang shot naman ako din ng ano, ng walang tao, pero yun nga, ibig sabihin, ghost town eh. Tapos aryo, yung bagong bridge show natin din eh, sa may pababa ng north, na naka isa naman ako din eh, umaga rin, wala naman tao.
Tapos nung sumunod niyan, edi ang ginawa ko ay edi nagpunta akong SM. Yun din, gusto kong i-highlight na talagang yung parking lot ng SM. Eh, bihira rin, mawala ng tao. So pati ang Trinity, pagharap ko sa kabila, wala rin naman tao. And yun nga, isa sa mga rare instances ng SM natin ay talagang sarado. Okay, last na ho. Ang Batangas City Grand Terminal ay talagang tuong naman eh, sinarado. Ari naman eh, pwede pang pumasok ng panahong ari dahil may grocery ho doon sa kabila, Save More. E di kami nag-grocery din doon. Pero ang sabi ko, gusto kong highlight ari na makitang walang tao. So ari, pag pumasok pa ako din eh, pagpasok ko din eh, ay nakita ko nga ang ano, yan 7-Eleven, dyan, diyan naman, diyan na ubusan, diyan ang mga pasahero eh. Tapos yun nga, ang isang gusto ko ma-highlight din sa shot na rin, talaga walang kabasbas na nakapila dun sa terminal. So, ibig sabihin eh, gayo nila sinara ang ating ano, ang ating ekonomiya, no? Ang ating mga bus station, talagang wala eh. So, ibig sabihin na rin, talagang medyo nakakalungkot to talaga. Dahil yan, katulad na, or kami nagbabas din paluwas-luwas. Ibig sabihin ay makakaluwas ka, eh, kailangan mo na sasakyan, hindi ka makakaluwas ng commute at ang wala talagang provincial bus na biyahe. Again, some tips lang kapag magpo-photo walk na ganito, yun nga, katulad ng sinasabi ko, i-challenge mo yung sarili mo, set ka ng goal. So for this set nga po, nag-set ako ng goal na talagang kunan yung bayan, kunan ng bayan na walang tao. And yun nga, nakuha ko naman, kumbaga successful naman ho yung aking ginawang photo walk. Again, black and white ho, kaya ano, normally ho, mga street photography, talagang black and white para maalis mo yung mga distraction ng kulay, mag-focus ka sa contrast niya, sa play ng light and shadows, katulad niyan. So yun ho, isa sa mga tip. Pangalawa, lagi ka lang ano, pack light, malinis lang ho. So ang dito nga ho, isang wide, tsaka isang zoom lang ang dala-dala kong lente. Isang tip din ho yun. Tapos isa pa ay yun, keep hydrated, tsaka enjoy mo lang talagang ano, and be aware din no, kasi katulad yan, baka may mga sasakyan or ano, pag nagitna pa ako din eh. Ay di tamang ingat lang ho at maging aware sa kalsada. And yun, sabi ko nga ho, edi are, nakakalungkot tayo nagkagarme, pero gusto ko lang yung i-share are mga pictures na are. At kahit paano ma-inspire ho tayo mga taga Batangas dahil tayo naman ho tayo yung likas na disiplinado eh. So kaya makikita ninyo, ayan. So shoutout din sa ating mayor, kay Mayor Beverly, tsaka yung Grisman Marino eh, talaga ho. Oh, napahaba ng hunta eh. Ay mga ano, kaibigan, kamag-anak, mga kabatchmate, ay ako'y nakikisuyo, baka pwede mong mag-subscribe din sa akin channel. Ay paki-like, comment, and subscribe ho, ano, at saka siguraduhin ho na manood muna kayo na at least 2 to 3 minutes ng video para mag-count ang inyong subscription. Ay di yun, salamat ho sa inyong panonood at sana ako may konting na-impart sa inyo. Ay sige, happy shooting and God bless!